everyone, it's me again, your mommy IB. Welcome back to my YouTube channel. Where did I meet my husband? Saan ko siya nakilala? Nakilala. So, I met my husband in Facebook. Nakita ko yung pangalan ng husband ko sa Facebook. Ano ba yun? Ang hirap. So, I met my husband. Saan ko siya nakilala? Sa Facebook. Sinerch up ko lang mga pangalan or... Oo, yung pangalan niya, nakita ko lang sa page na nilike ko sa ano ba yung Laughter and Laugh. Parang gano'n naman. Nag-comment siya. So, I search up his name and I add him. In-accept naman yung request ko. And then, I'm the one who started talking at him. Keep sending a message to him and this and that. And sometimes, he ignore me. Kasi hindi niya type na mag-message ng tao na hindi niya kilala talaga, guys. Especially na not in Australia. Hindi siya talaga. So, ganun. Message lang ako ng message sa kanya. I say, hello, hi, how are you? Hope you're doing good. Like that. Sabi ko, don't forget to eat your breakfast. This and that. And then, yeah, he decided to reply me back. And then he asked. Kasi yung profile picture ko noon is yung dalawa kong anak. Si Joby at si Noah. Para, pinopile ko yun para malaman niya na may dalawa kong anak. So, yeah. Nag-ask nga siya sa akin kung sino yung dalawang bata sa picture ko. Sabi ko, that's my two kids. Kasi single already, single mom. So, yeah, we talk, short na lang natin. 2 years kami nag-uusap sa Facebook. Kahit if you wanna say hello, go behind me. In the bed. Over there. Nandito yung anak ko, youngest son ko. Si Kurt. Say, what's up mga kabay? What? You wanna say what? Wah! It's me and wah. My... Kasi wah! Magda-diet na siya. So guys, short na. Kirti, quiet. Yun na nga guys, so 2 years kami nag-uusap ng husband ko before he decided to meet me. So by that, that time sa 2 years na yun, hindi lang din siya yung kausap ko sa Facebook. Kasi I try to find someone real. Kasi parang sa akin lang ha, parang kasi sa edad niya kasi... When we are talking, he just 30 years old and I was like 25. Hindi pa siya ready at that age siguro. Kasi sabi niya, oh, okay, imi-meet kita, I plan to meet you, to go to your country. And parang always cancel. Parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi pa siya ready yata. So that's why I'm starting talking with someone that older than me, like around 50. Then this guy is from Melbourne too. Hindi ko na lang yung mention kasi I searched up his name before when I got here. I think back in 2016 kasi me and my husband wanted kasi he gave me money, yung 50 years old na kachat ko before, he gave me money. And me and my husband, I said to my husband, I would like, gusto ko sana siyang bayaran na sa nabigay niya sa akin. Then when I search up his name, wala na pala siya, namatay na siya. So, yun na nga guys eh. When I said, I keep sending a nice card to my husband. And parang like, wala, na-feel ko talaga hindi pa siya ready. Sabi ko for my last card, sabi ko nga, maybe this will be my last letter to you and my last card. Maybe for me, you're not ready. I will just try to find someone else that ready to have a life with me. Like that. So, sabi niya, what? So, yung pagsabi ko sa kanya, yung pag-message, pag-receive niya yung send letter ko, he decided to get a ticket straight away, to book a ticket. And sabi niya sa akin, I will meet you in a couple of weeks. Shit, sabi ko. And then, I decided to have a relationship with that other guy. And then, yun, darating talaga sa situation mo, guys, na you have to select the best. Kasi, yung other guy kasi sa akin,
siya yung nagbibigay ng pera sa akin before. I said to him before na kung pwede ikaw lang muna pumunta dito sa Pilipinas, i-meet mo ako dito. Pero sabi niya, I can't because I can't get passport. Hindi daw siya pwedeng kumuha ng passport. So natakot ako, ba? Hindi siya allowed kumuha ng passport, baka may ginawa siya. So I decided to in a relationship to the old guy and sabi ko, I can't do this anymore. And then, parang hindi niya na-accept na wala na ako by that day. Kasi natakot ako kasi si siya no, nakapag-book na ng ticket. Siya, pinakita niya yung ticket niya sa akin na I'll be there in May. In the first week of May. And I said, oh my God, natakot ako. So, sabi ko sa other guy na kailangan ko nang itapos tong relasyon na to kasi I have a parang sinabi ko nga may problema ako, may this and that. Hindi ko na lang sinabi na meron akong ganito na gustong mag-meet sa akin. So, long short. So, yeah, we talk, me and Shannon talk each other on Facebook for 2 years until he decided to come over in the Philippines. And then, yun na nga yung the day that we meet the guys sa Cebu, sa Mactan. Nakita ko siya, I said, oh my God. Takot ako, guys. Kasi, that's the first time that I meet someone like Australian. Then, takot talaga ako, guys, kasi baka i-reject niya ako na makita niya ako. Pero alam niya naman yung appearance ko. Sinabi ko sa kanya, ganito, ganyan. Takot akong takot na ako makipag-relationship na ganyan. Baka iwan lang din ako, especially may 2 kids ako. So, sabi niya, nung nandun na siya sa airport, hindi talaga na... I go with my mom. Nag-hide ako sa likod ng mama ko. Yung mama ko, pinosh ko. So, my mom said, hi! Doon ako. Pero ako, lumabas din ako. Then, sabi ko, hi. And then, hindi talaga ako tumingin sa kanya eye to eye. And, nung nakita niya ako, hinag niya ako. And sinabi niya sa akin na, you're beautiful. You don't need to be shy. Look at me in the eye. hindi ako maka-ano talaga sa eyes niya. Kasi nahihiya talaga ako, guys. Ayaw. Even sa taxi, ganito pa rin ako, nahihiya ako. Kasi ayaw ko makita yung mukha. Ayaw ko na makita niya yung mukha ko. So, ganun. Then, yeah. 3 weeks siya doon sa Pilipinas, guys. It's so really, maganda talaga yung bonding namin 3 weeks. And sabi niya before, he go back here in Australia that he will do everything to bring me here in Australia. And, yun na nga, guys, eh. Pagbalik niya dito sa Australia... After 4 weeks since we met, he stayed in Philippines for 3 weeks, and after 1 week he arrives here in Australia. Sabi ko, I think, before pala that day, that night before his flight, nag-collapse ako, guys, nag-collapse ako sa hotel namin. Sabi ko, kailangan ko ng hot water, and then sabi ko, patay. Ano na, maka-pregnant ako. Kasi ganun talaga, guys. Easy talaga akong ma-pregnant. So, yun na nga. Pasensyaan nyo ng Tagalog ko, guys. Nag-struggle talaga ako. So, yun na nga, guys. Hindi ako nagsasabi sa kanya na I smell something fishy. Kasi natakot ako. But sabi niya, whatever happened, I will stand by you. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Babalik at babalik ako. I-message ka, tatawagan kita. So, yun ang pinanghahawakan ko na ano, guys, naiyak na ako. Oh my God. Yeah, kasi natakot ako that time, guys. Natakot ako na kasi alam ko, ramdam ko na buntis ako. And then, natakot din ako sa pamilya ko. Baka sabihin nila, oh, kang Shannon ba yan? Sure ka kang Shannon? Kasi, in my past, guys, hindi ako, grabe yung sacrifice ko sa past ko. So, lahat ginawa ko. Nagsinungaling ako sa pamilya ko. That's why natakot ako. Baka hindi sila maniniwala sa akin. Kung siya nun yung dinalala ko. So, nung sinabi ko sa husband ko, parang something, and then, sabi ko, hindi pa ako ready na ganun nga mangyayari. Ba't ako umiyak? Sorry, guys, naiyak lang ako kasi sa past ko lang kasi grabe yung depression and stress yung sa Pasko. Grabe yung takot at saka natatakot ako baka mangyayari na naman. But yung sabi ng husband ko, sabi ng Shannon, hindi kita iiwan. Andito lang ako, kahit malayo, ipaparamdam ko sa'yo na close lang, andyan lang ako. So yun nga, guys, nalaman ng pamilya ko kasi sorry, guys. Yung ate ko,
yung ate ko kasi when she have her period, we got the same week or date. And then sabi niya, "Hang on, bakit ako lang may period ngayon? Bakit ikaw wala?" Sabi ko, "Yes, I do have my period already." It's nice. Sabi niya, "Hindi, hindi kita nakita na nagkaroon ka ng regla." Sabi ko, "Oh my God." So I said to my husband na parang ganun na nga. So I decided kasi may money pa ako do that time. So I decided to go in Bugo and buy pregnancy test. And then nga guys, na nag-positive siya. And sabi ko sa husband, natakot ako guys. Hindi na ako kontakinin siya noon. And then magkakaroon ako ng tatlong anak. And then sabi ko, paano na? So sinabi ko nga I have to buy another bakano lang to. Pero ramdam ko na guys kasi naglalaway ako eh. Wala akong ganang kumain. As in, I feel sick. So sabi ko kung siya noon, parang buntis nga ako. Paano na to? Paano na yung mga pangarap ko? Paano na yung plan na future ng anak ko? Kasi I decided to find someone talaga like siya noon na hindi importante sa akin. Yes. Hindi importante sa akin yung mayaman ba siya or ganito ganyan. Ang importante lang sa akin na accept ako kung ano ako. Accept ako na. Accept yung dalawang anak ko. Gusto ko lang. Pangarap ko lang talaga guys na magkaroon ng sariling pamilya. Kasi yun yung pinaglalaban ko before eh. Yun yung gusto ko. Ginawa ko lahat para magkaroon ng pamilya, magkaroon ng ama yung anak ko. Kahit ano gagawin ko. So natakot talaga ako guys, natakot ako. Pero sabi ni siya noon, huwag kang matakot. Andito lang naman ako eh. And then he makes me happy guys. Sabi niya, guess what? Before our baby, first baby arrive, andyan ako to your side na magli-labor ako. Sabi niya, pupunta ako dyan before you give birth. Gusto ko andyan ako when you give birth. So happy ako guys the time. Sabi niya, oh, sasabihin mo ba sa mama mo na? Sabi ko, no, can we just wait 3 months? Kasi hindi pa ako ready guys, hindi pa ako ready talaga na sabihin sa pamilya ko kasi natakot ako kung ano yung comments nila sa akin. I know na yung comment talaga niya, oh, can siya nun ba yun? Kasi, ang hirap kasi, guys, may karanasan na sila sa akin. Na, next, I always say, no, I always lie to them because of my past. Then now, he's worried. And me, I'm not worried kasi alam ko si siya nun yung ama ng anak ko. It's been 2 years na hindi ko, before I meet siya, hindi ko, hindi ko na nakita yung ex ko. So yun na nga guys. Nabuntis ako, sabi ko ng mama ko. Nandun yung brother ko. Sabi ko, I'm pregnant. Na-shock sila guys. Na-shock. Natakot yung mama ko. Nagalit. Of course, baby number 3. And then my mom not sure if anong gagawin ni siya, anong plano ni siya noon. And then siya noon, I think siya noon talk to my mom. This is his plan, this and that. And then, yeah, when I was pregnant, yung sinabi ko na, doon na yun, sabi ni siya noon, ipopost mo na ba yan sa Facebook? Basta naman ipost. Ayoko ipost. Siya yung gustong ipost, ipagsabi niya. Gusto niya ipagsabi ko na pregnant ako, na galing sa kanya. I'm gonna have our first baby with siya noon. Gusto niya yung ganon. Sabi ko, pwede ikaw na lang, tag mo na. So, siya yun, sinabi niya sa pamilya niya dito. And then, yeah, I got congrats, lots of congrats, yun na yun. And then after, before I gave birth, my I due to shade January 27, the month of January. So before that, he arrived here around December. He stayed 3 months, I think. And yeah, nandun siya noon sa nung nag-give birth na ako kang Shane. And then yeah, and he needs to go back here again in the Philippines, and he was crying because he doesn't want to leave us. He wants to bring us with him in Australia. And sabi niya sa akin, he promised me that once he's landed here in Australia, he will do the visa straight away because he can't handle the pain anymore na. He leave us, and nakikita niya umiyak ako, and nakikita niya ang anak niya hindi niya kaya. So yeah, yun guys, nagmeet kami din. Yun, ina-process niya yung papers ko. Pinaprocess niya yung papers ko, and then I get granted me and Shane. And now yung pinakahirap na naman, na I decide to leave my other 2 kids. Yun ang pinakahirap, na akala ko easy lang gawin na para sa mom,
naiwan yung dalawa. Kasi marami naman nag-overseas, nag-OFW. Ang hirap talaga, guys. Nandun ako sa airplane. I sit down and I was looking forward for the future talaga, guys. For the future of my other two kids. Doon ko na lang yung na-feel, yung pain. Sabi ko, my God, nasa airport na, nasa airplane na ako. Hindi ko na makikita. Matagal ko pang makikita yung other two kids. Natatakot na. Naiyak na naman ako doon, guys. So, but inisip ko lang yun na ginawa ko to para sa future ng anak ko. Magkaroon ako ng pamilya, natatawagin ng pamilya. Yun ang pangarap ko talaga, guys. So, I arrived here in Australia. Say hi, everyone. That's my youngest son, Kurt. Say hi, everyone. I arrived here in Australia, 2015, July 2015. I can't remember what's the date, but, oh my God, Kurt. Yeah, I arrived here, and then, yeah, nakikita ng husband ko yung homesick ko, yung worry ko sa mga anak ko. So, he promised me na he will do his best na kunin yung dalawang anak ko. And then, he did try his best. He did. And then, yeah, hindi lang yung dalawang anak ko yung kinuha niya. Yung mama ko at saka yung youngest sister ko, kinuha niya din para ma-experience nila ano, dito sa Melbourne, Australia, kung ano dito, makapunta din sila. So, the day that I've been waiting for, guys, na makita ko yung dalawang anak ko, as in, happy talaga ako, guys, kasi kompleto na ako. Hindi na ako like, hindi ako makapaniwala, guys, na meron na akong pamilya, na matatawag na pamilya. Yung husband ko, guys, hindi siya mayaman dito. Walang, nung pumunta ako dito, na arrive ako, walang-wala yung husband ko, walang bahay. Hindi naman importante yun, guys, eh. Ang importante sa akin, yung tanggap ako, na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, matatawag kong sarili kong pamilya. Darating din yun, guys, sa buhay nung magkaroon ka ng ganito, ganyan. Dapat mo yan pag, ano yan, dapat mo yan. Ay, no, jumping in the bed. Dapat mo yan pagtatrabuhuan, eh. Ano ba yan? You have to work with it talaga. Dapat English na. Dapat, you have to work with it naman, guys. Everybody have a dream house. My dream house din kami ng husband ko. And that's why, next year, I'll go back to work. And then, that's the time we start saving money for our dream house. And then, yeah, guys, naiyak ako. The reason that I cry, guys, kasi nakakaiyak talaga yung love story ko. Kasi, especially in my past, yung struggle, yung depression, na-depressed talaga ako. Try to move on. Get on with my life. Kirsty, I said, no jumping in this bed. Go to your bed. And then, stop it now. Yes. Yeah, and then I just can't believe na andito ako sa Australia. Maganda na yung future ng mga anak ko. No, kasi before guys, na nasa Pinas pa ako, hindi ko pa na-meet yung husband ko. Every night, umiyak ako, guys. Umiyak ako na tinititigan ko yung dalawang anak ko habang silang natutulog. Sabi ko, oh my God, ano bang future na maibibigay ko sa kanila, Lord? Hindi ko alam. Para kinakausap ko yung sarili ko. What's the future that, you know, na maibibigay ko sa kanila? And then, makaka-experience talaga ng grabing problema. Ika nga sabi nila, there always, ano ba yan? Sunshine after the rain. Yun na nga eh. Yun na nga yung time na walang-wala ako. I lost myself. And then, pinokus ko na lang yung lahat-lahat. So, yun na nga, guys, yan. Dito ako sa Australia. I enjoy my life with my beautiful family, simple family. And, yeah, I'm so blessed. I'm thankful for God for giving me a second chance. I know I've been bad in my past. Hindi ako nakinig, naging stubborn ako sa pamilya ko kasi gusto ko nga, ganun. Kala ko, tama ako. So, yun na nga, guys, eh. Binigyan ako ng second chance. So, sa mga single yan, sa single mom, or try to fix the relationship, or even toxic na, huwag na. Kasi, guys, sabihin natin, para sa akin, darating talaga yung time na masasabi mo sa sarili mo na, ayoko na, pagod na ako. Napagod ako, guys, napagod ako sa kakaano ko, sa Pasko, na gusto ko yung pamilya, gusto ko mabuo yung pamilya ko. Pero, if the person is na willing to show effort, hindi yan na mag-work yan, guys. So, na,
na ano ako, napagod ako guys, napagod ako sa i-effort ko, sabi ko, enough na, ayoko na, takot na ako, pagod na ako, hindi takot, pagod na ako, so I leave it that way. So the blessing, just, I've been waiting for 2 years to meet siya noon, dumating din, and then what he promised to me the first time we met, he make it through. So bless ako sa husband ko, and I'm so proud of him, and I'm always thankful for him. I always like talk back our you know, back in 2015, sabi ko sa kanya, I can't believe that we are together now. We got beautiful kids, beautiful family. So guys, sensya na kung umiyak ako. Hindi ko lang mapigilan. And yeah, thank you. That's all guys. Sa part 2, sa my past before, siguro, I don't know, hindi ko pa sure. Pero magsasalita, baka mag-content ako about my life before in the Philippines, but probably I am not talking about the father of my other 2 children kasi it's too complicated na. Ayoko nang, kasi yung mga anak ko malalaki na, they're turning into teenager na. My oldest son, Joby, he's turning 13, and my other one, he's just turning 11. So, probably privacy na namin yun, na i-keep na lang namin yun. Kasi I know one day, darating dun din ang time na baka one day mag-aas sila about their father. Pare, baka dun time, baka that's the time na. So, for now, thank you for watching. I know, I hope hindi naging boring yung pagwa-watch nyo. And thank you for everyone. Just wanna say thank you for everyone for watching my videos. Thank you for subscribing my YouTube channel. And I hope I'll see you soon. And it's probably, I'm gonna do 2 weeks off for now because I'm taking my citizenship. And I have to focus 2 weeks studying. 1 week studying. After my citizenship, I'll go back probably doing some video. So guys, for now, thank you for watching my video. And if my request kayo na iko content ko, I plan to do content with my husband maybe after my citizenship exam. So for now, thank you so much guys, and keep safe kayo dyan sa Pilipinas, and please subscribe more to my channel. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside